Mataimtim na sinunog kanina ang mga lumang watawat sa lungsod ng Baguio. Seremonya ito sa pagre-retiro ng mga luma at sira-sira ng watawat. Importante ang ceremony ng disposal of worn-out flags para matutunan o ma-educate ang ating mga mamamayan, lalong-lalo na sa mga young people natin, para malaman nila na hindi lang basta-basta na nagdi-dispose ng Philippine flag. Nakapaloob ito sa Section 14 ng Republic Act 8491 o Flag and Heraldic Code of the Philippines. Kaya ang mga abo nito ay inilagay sa urn at inilibing bilang tanda ng pagrespeto sa bandila. Panauhing pangdangal sa pagdiriwang ang kaapu-apuhan ni dating President Emilio Aguinaldo na si Emilio Aguinaldo Suntay III. Napakarami ko nang na-attendan, pero ito yung medyo yung in a very intimate and humble way, pero siya yung napaka-meaningful. So it makes sense talaga. Muli rin niyang ipinasilip sa media ang unang watawat ng Pilipinas. Aminado na siya na patuloy na niluluma ng panahon ang bandila. Sa ngayon ay 124 years old na ito. He is trying to stave off the effects of Father Time, which everyone in the industry knows, in the museology, archaeology. There's not really no way of winning against Father Time. You can only slow it down. Pero hindi mo mapapahinto talaga. Dahil sa maselang kondisyon, ipinagbawal ang pagkuha ng video na may pailaw. Tanging net ang humahawak sa hibla, humidifier, mahinang ilaw at salamin na lang ang pag-asa para mapreserba ito. Nag-uunahan pa kami kung sino makakuha sa amin noon. Kasi ito nga yung original flag, hindi na ilalabas. Ito yung first time na inilabas noon dito sa Baguio pa. So masarap yung pakiramdam, nakunan mo yung flag, naging part ka, pakinamdam mo, naging part ka rin ng history, na document mo, na record mo. Hanggang sa ngayon, malungkot nga lang na part is yung kagaya nga ng sabi ni Mr. Emil Aguinaldo na kinakain ng panahon yung flag, unti-unti na siyang nasisira. So gusto pa rin namin ma-record yun hanggang sa pwede namin kunan. Nakikipag-ugnayan na ang foundation sa iba't ibang museo at mga paaralan sa mundo upang mapreserba o maisalba ito. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.